Guys, good morning po sa inyo. Pang 14 days na po natin ngayon. So, sana makakuha tayo ng update ng OWWA kung anong mga hakbang nilang gagawin after 14 days. Kasi narinig ko na medyo extended yung ECQ sa Luzon until April 30. So, baka extend din kami dito sa hotel. So, wala namang problema kasi libre naman tayo. Pero, mamaya po, 10 a.m., pupunta po dito yung OWWA, join DOH officer. Mag-conduct po sila ng meeting para sa mga question o mga hinaing kung anong dapat hakbang. Kasi balita ko, yung mga nandito na taga mainland Luzon, parang sila ang papauwiin, bigyan ng mga pass certification galing sa DOH na naka 14 days quarantine sila. Pero yun nga, yun lang ang sinasabi na pag sila ay umuwi sa kanilang lugar, lalo dito sa main Luzon, bigyan ng letter. Kaso pag hindi sila tinatanggap sa lugar nila, so babalik sila dito. Pero ang sabi ng OWWA, hindi na raw sila makabalik dito kung gusto silang umuwi tapos hindi sila tatanggapin sa bayan nila, hindi na sila makabalik dito sa hotel. So mamaya malalaman natin yung exact details. Kapanood ng video na to sa vlog ko, sana mag-subscribe po kayo sa akin at sa mga nag-subscribe na sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo na naniniwala po kayo sa mga ina-upload kong mga video. So maraming salamat po, at sana yung iba na makapanood, sana mag-subscribe po kayo para ma-update ko po kayo sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat po sa inyo. Tapos tayo sa meeting sa baba. Mag-meeting po ang OWWA kung anong mga karagdagang information. Pag hindi po nabanggit yung regions nyo, hindi pa po kayo kasama po, ha? Region 3, Region 4A, Region 4B, and NCR po. Ngayon po yun sa NCR po, special case po tayo sa NCR, ha? Basta yung meron pong address na makukuha ko na Region 3, Region 4A, and Region 4B, at naka 14 days na po, may possibility na po kayo na makauwi po. Okay, yung region 2 po, iseselect ko din po ang region 2. Pero so far po kasi, under negotiable pa po siya sa LGU ng region 2. Pero may possibility na din daw po na mag-open po ang region 2. So, isasama po natin sa selah 4B and NCR. Doon po sa Region 5, katulad din po siya ng Region 2, for processing pa din po. Kinakausap pa rin po yung governor nyo and yung LGU nyo. Pero kukuhanin ko din po, bali 6 na regions po yung kailangan kong makuha dito na address po. Region 2, 3, 4A, 4B, and NCR po. Ngayon po, yung may biyahe po na papuntang Visayas at Mindanao po, so far po ay dito muna po kayo mag-i-stay. Kasi po, wala po tayong flights pa Visayas at Mindanao. Wala pong airplane and wala din pong gusto magsakay na barko po. So, kung iisipin niyo po na nakatapos na kayo ng 14 days o mauwi ng Visayas at Mindanao, kung dito pa rin po kayo mag-i-stay, dito pa rin po. Hanggat hindi po sinasabi ni OWWA na aalisin na kayo dito, hindi pa po kayo aalis. Hindi rin po kayo paalisin ng hotel kahit naka 14 days na po, kasi wala din po tayong means para po makauwi ng Visayas at Mindanao po. Ngayon, yung case naman po na uuwi po ng NCR, kung tatanggapin po kayo ng place po na uuwian nyo, make sure nyo po na tatanggapin po kayo. Kasi pag sinabi nyo po na, ma'am, uuwi po ako sa kapatid ko,
Dapat yun po ay sigurado na uuwi kayo doon. Sigurado po na tatanggapin kayo ng community. Kasi once po na na-discharge po kayo dito, eh may hirapan po tayong, kunyari, punta tayo ng Caloocan. Pagpunta natin ng Caloocan po, di po kayo pinapasok ng barangay. Ibabalik po kayo ng OWWA sa main office po. Pero hindi na po sa hotel na ito. Okay po, kaya kailangan po yung within dito sa Metro Manila po, sigurado po kayo, natatanggapin po kayo ng community. Dahil po once po na na-discharge po tayo dito sa hotel, hindi na po tayo dito makakabalik sa hotel po na ito. Maliwanag po? Okay. So yung ipapaikot po na papel po, make sure niyo po na yun po talaga yung uuwian po natin. Para po, kasi sa, meron po tayong 16 hotels po na katulad niyo po dito sa Manila. At meron din po tayong 2 hotels sa Batangas po resort. So, hindi lang syempre sa sobrang dami niyo po, may padating pa rin po araw-araw, may dumadating pa rin po. Eh, kailangan po, kung talaga magpapahatid na po kayo, eh sigurado po tayo dun sa mapupuntahan po nating lugar na tatanggapin po tayo. Ngayon po, sa araw po kung masusundo na po kayo, ang ganito po yung setup ng paghatid po natin. Meron pong susunduin po kayo dito sa hotel, dadaling kayo sa main office kasi nandun po yung mga bus po na maghahatid. Meron po tayong northbound, southbound, and Manila area po. Yung paghahatid daw po ata is hindi po door to door. Okay po? Kaya nga ngayon po, pag nakuha ko po yung pangalan nyo, kailangan po ilagay nyo doon yung pangalan po ng relatives nyo na pwedeng makontak ni OWWA at yung contact number po niya. Kasi si OWWA na po, representative, saka po yung relatives, saka kayo pong OFW, yung mag-uusap po kung paano po yung terms ng pag-uwi nyo po. Kung sino yung kukontakin, kung saan po kayo malapit, si OWWA officers po. Ang trabaho ko lang po ngayon dito is i-select po lahat po ng po pwede na pong umuwi. Okay po? Yung tungkol po sa transaction po ng sasakyan, kung paano kayo makakapasok sa lugar nyo po, hindi ko na po iyon sakop. May officer po ako na pagbibigyan po ng mga names at lugar po kung saan po kayo uuwi. Okay po ha? Maliwanag po. Ngayon po, kung may magtatanong about po sa ticket na pauwing probinsya po, yung mga airfare po dyan, hindi pa po sigurado ni OWWA kung sila po yung sasagot ng pamasahe po. Kasi baka may kumalat na si OWWA daw yung sasagot tapos hindi po pala. So far po, wala pa pong dinidisclose si OWWA kung kay OWWA po manggagaling yung pamasahe nyo, pauwi po ng mga Visayas, Mindanao po yung kailangan ng airfare po. Okay. And then, ito ba? Kung may magtatanong naman po about dun sa quote and quote program po ni Dole and OWWA, so far po, wala pa rin pong sinasabi sa amin kung paano po siya yung processing. Ang sinasabi lang po sa opisina, kung makapag-proceed kayo dun sa online, kasi may mga nagsasabi na OFW po na nakapag-proceed sila dun sa online. And then, ipaprompt po kayo ng program sa online na antayin nyo daw po sa mga kung saan po kayong regions. Pero so far po kasi sa amin, wala pa pong sinasabi kung paano po yung guidelines, kung paano po siya i-process. Kaya kahit tanungin nyo po ako tungkol po dun sa ACA program po, eh wala din po akong maisasagot sa inyo kasi kahit kami po na empleyado, eh wala pa rin po talagang alam. So, nilaunch po siya na hindi, maski po kami, eh hindi po namin din paalam kung paano po siya ipaprocess po.
Pero siguro po, kung sakali matapos na po yung quarantine natin, yung lockdown natin, pwede po tayong magtanong kung saan po tayong regions na bibilang po. Kasi per region naman po yung process yan. Kasi kung dito din po kayo sa central po magpa-process po, ibabato din po kayo ng central sa mga regional offices po. Kung may magtatanong naman po na, ma'am, kasi yung sahod ko di ko nakuha, ma'am, minaltrato ko ng amo ko. Yung mga legal na case po, after na din po yan ng quarantine po, po pwede pong iproseso. Kasi sa ngayon po, wala po muna tayong mga legal officer po na magpa-process po ng ganyan. Kasi si OWWA po, ang kinikater pa lang po ni OWWA ngayon is lahat po ng pauwi ng Pilipinas ay hinahanapan po ng patutuloyan na ganito po. Lalo na po yung mga lugar po na ayaw magpapasok ng tao galing Manila, papusok po ng probinsya. So yung may mga reklamo po tungkol sa employer na terminate, undocumented po, after na po ng quarantine, pwede po tayong lumapit sa pinakamalapit na OWWA offices po sa regional offices or po pwede din po dito sa central. Naliwanag po? Ano pa ba? Kaya? Kasi baka may mga nakalimutan ako. Sa inyo, pag na-discharge na po kayo dito, is OWWA Project Year Eligibility Certification lang po. Ang certification po na yon is naglalaman na nakalagay po doon na nakapag 14 days or more than 14 days kayo na quarantine po. Hindi po siya equivalent ng certification po ng DOH. Nagkakaintindihan po tayo, wala pong nakalagay doon kung negative po kayo sa COVID or positive po kayo sa COVID. Ang nakalagay lang po doon, certification lang po, na nakapag 14 days quarantine po kayo na nabigyan po kayo ng tulong na ganito po ni OWWA. Ngayon po, kung pagdating niyo po ng probinsya niyo at sabihin po sa inyo doon na papakita niyo po kasi yan eh. Pag sinabi po ng probinsya niyo, kailangan pa rin mag-quarantine, self-quarantine. Yun po ay nasa discretion na po ng probinsya niyo at ng municipality niyo po. Hindi na po siya sakop ni OWWA. Basta kay OWWA po is naka 14 day or more than 14 days po kayo na quarantine. Kung sabihin po ng barangay nyo, ay hindi po pwede kahit naka 14 ka na. Kailangan mag-quarantine ka pa rin dito. Kung ano po yung ipapatupad ng municipality at barangay po na uwian nyo, susunod pa rin po kayo doon. Depende po kung paano po yung pag-uusap nyo. Tungkol naman po doon sa certification po ng DOH, sa DOH po siya makukuha. Pero hindi ko lang din po alam kung sino po yung magpa-process po nun. Kung kayo pong OFW, yung OWWA, or yung hotel po. Kasi may nagsasabi po, hotel daw po yung nag-aasikaso. Pero hindi ko parang din po sure. I-confirm ko pa lang din po siya sa opisina. So, pag na-confirm po siya sa opisina, sasabihin ko naman po kung saan niyo po siya makukuha po. Ayun po. Meron pa po ba? Baka may nakalimutan kasi ako. Questions po?